welcome to another vlog. This is Marjorie Quintos, Canadian Immigration Consultant from Mercan Group of Companies, one of the largest foreign worker recruiter and immigration firms in Canada and USA. We also recruit from the Philippines for the Middle East and now Australia and other countries. Previously, we talked about the jobs available and salaries doon sa Gulf Cooperation Council or GCC na kinabibilangan ng Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Today, we'll discuss, nakakatakot daw ba mag-work sa GCC? For me, nung hindi pa ako nakakapunta doon, natakot din talaga ako. As in, umiyak ako ng 1 week bago ako sumakay ng eroplano pa Dubai para mag-open ng Mercan office doon. Kasi, di ba, yung mga nakikita natin sa news at social media, natakot ako, lalo at babae pa naman ako. But, I was proven wrong when I have been to the UAE. Naging at home ako agad kasi ang daming Pilipino, may Jollibee pa nga. At may mga kaibigan pala ako doon na nag-work ng matagal na. Then, nagkaroon pa ako ng mga tropang mga lokal na nag-guide sa akin at sobrang babait nila sa akin. At ang gaganda ng tanawin, mga amenities, mga nagtataas ang mga buildings, mga resorts, basta ang ganda. Working and living in the GCC offers a range of beautiful and unique experience for those working and living in these countries. Ito yung ilan sa mga highlights na tinutupad ko. Number 1, tax-free salary. Imagine, walang income tax. Kaya naman, pwede kang mag-ipon ng mas malaki compared sa pagtatrabaho sa Philippines, even sa ibang bansa na mayroong tax. Cultural diversity. Makikita mo yung iba't ibang tao galing sa iba't ibang parte ng mundo. Shopping and leisure. Sobrang daming bonggang malls at pasyalan. Swak na swak sa mga mahilig mag-shopping at kumain sa labas. Modern world. Maging sa Dubai, Abu Dhabi, or sa Doha, kahanga-hanga yung mga advancement ng technology at infrastructure nila. Grabe. Natural wonders. Hindi lang desierto ang makikita mo doon. May mga beach din na perfect for relaxation after ng trabaho mo. Number 6 naman is safety and peace of mind. Sa GCC, mababa ang crime rate. Kaya naman, secure ka at ang iyong pamilya. Number 7, travel hub. Dahil nasa gitna ang GCC, madali lang makapunta sa iba't ibang lugar sa mundo para mag-travel. Number 8, Pinoy communities. Maraming mga Pinoy na nagtatrabaho dito, kaya may instant support system ka na agad-agad. Also, work opportunities. Malaki ang demand for skilled workers. Marami kang chance na mag-grow professionally. Number 10, religious freedom. Kahit iba yung majority religion, may respeto at lugar pa rin para sa mga Pinoy na gusto mag-practice ng kanilang faith. Maraming Pinoy na kakilala ko, sinasabi nila na parang na-upgrade ang lifestyle nila. Overall, life-changing yung experience na magtrabaho at manirahan daw sa GCC. And I can also attest to that. So anyway, balik tayo sa tanong, nakakatakot ba mag-work sa GCC? My answer is, ang pagtatrabaho sa GCC or sa anumang overseas location ay may natural na kasamang risks and disadvantages. Ito yung mga risks according to my own research. Working conditions. Depende sa sector, pwede kang makaranas ng ang ilang workers ng hirap sa working conditions, kagaya ng long working hours like 8 to 12 hours a day and 6 days of working. And also, some outdoor works na super init. Sa ilang countries sa GCC, may mga report ng unfair labor practices or poor working conditions. Pero karamihan naman, maayos ang pagtrato sa workers at sinisikap ng mga bansang ito na mapabuti ang labor laws nila. Cultural differences. Ang mga cultural norms sa GCC ay maaaring ibang-iba sa nakasanayan nating mga Pilipino, lalo na sa dress code, gender roles, social freedom, at pati pagkain ng baboy. Kinakailangan mo ng adjustments at pag-iingat na irespeto ang kultura at mga patakaran nila. Sabi ng mga kaibigan kong lokal, basta makita lang nila na ginagalang natin ang culture nila, okay sa kanila yon. Legal protections. Kahit na nag-uumpisa ng magbago ang kafala system sa ilang GCC countries, may mga puna pa rin ito
dahil sa rights na binibigay ng employers sa employers over sa mga migrant workers na pwedeng magresulta sa exploitation and abuses. Mahalaga na maging aware ka sa legal protections na available tulad ng support mula sa Philippine Embassy at knowledge about labor rights sa host country. Number 4, recruitment and employment practices. May mga kaso ng illegal recruitment o scams na kailangan pag-ingatan. Pwedeng magkaroon ng challenges yung mga workers sa pag-intindi ng legal rights nila at sa pag-navigate ng local bureaucracy na pwedeng maka-apekto sa work status nila at sa paghahanap ng solution sa mga disputes. Siguruduhin lang na ang trabaho ay dumaan sa legitimate channels tulad ng Department of Migrant Workers or formerly POEA and licensed agencies. Number 6, job security. Yung mga pagbabago sa ekonomiya tulad ng pagtaas at pagbaba ng presyo ng langis pwedeng maka-apekto sa job security sa GCC. Pati yung mga policies na nagpa-prioritize ng local workforce pwedeng maka-impact din sa stability ng trabaho ng foreign workers. Number 7, residency and citizenship. Mahirap talaga makakuha ng long-term residency or citizenship sa GCC. Naglilimita ito sa mga chance na makapag-settle ng permanent sa bansa. Doon. Separation from family. Yung pagdala ng family madalas controlled ng strict regulations at depende sa financial capability. Kaya mas tumatagal ang pagiging malayo sa pamilya para sa maraming workers, which could lead to isolation and homesickness. Yung pagiging malayo sa pamilya at mga kaibigan, nakakalungkot talaga yan. Kahit may technology para makapag-communicate, iba pa rin yung actual na presence talaga. Number 9, amenities and living conditions. Hindi pare-pareho ang living standards at may mga cases na yung mga workers nasa masikip na tirahan at pang-basic na amenities lang ang meron. Number 10, health risks. Yung klima, may mga health risks tulad ng heat stroke or respiratory issues dahil sa sand and dust. Tayong mga Pilipino ay sanay naman sa init ng panahon, pero iba pa rin talaga kasi kapag buhangin na yung nakapasok sa lungs natin. Kaya dapat talaga mag-ingat. Iba-iba ang mga disadvantages na ito, depende sa role ng trabaho, employer at personal na situation ng mga workers. Pero marami rin ang successful na nahahandle ng mga clients na ito. Ang Philippine government through agencies tulad ng DMW at OWA ay nagbibigay ng information and support para sa mga workers abroad. Dapat ay lapitan sila at kumonsulta sa mga ahensyang ito sa guidance and up-to-date na information para bago ka magpasyang magtrabaho sa Netherlands. Palaging importante naman natin ang informed at cautious, hindi lang takot ang dapat mamayani, kundi ang tamang paghahanda at kaalaman sa mga hakbang na maaaring gawin para sa safe and successful na employment mo abroad. This has been Marjorie Quintos, Canadian Immigration Consultant from Mercan Group of Companies. I will see you soon. Thank you!
Uy! Okay, madam. Thank you. Thank you.